Hello, teachers! Good morning! Good morning sa lahat sa inyo! Okay, so bago ko mag-class ulit, medyo may pahinga akong konti. So anyway, bago ako mag-class ulit, mag-record muna tayo ng isang vlog. Okay, so ano ba yung topic dito? So ang i-cover ko dito ay ang mobile AC. Okay, now before that, to those who are new to my channel, I am Teacher Missy N from 51 Talk. Okay, teachers, kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell or the bell button na makikita nyo dyan sa tabi ng subscribe button. Kasi para ma-notify kayo every time na may new akong videos na nilalabas, para din sa mga 51 Talk teachers, sa mga bago or those na aspiring to be one of the teachers na nagtuturo sa 51 Talk. Okay? Okay, so yun. Okay, ngayon, ano ba yung covered nga natin na topic? Ay, yung mobile AC. Okay, so nung alam ko itong mobile AC, parang nag-inform sila noong December. Pero hindi ko gano'ng kasing binasa nung December kasi medyo busy nga. So ang alam ko, naka-testing period siya nung time na yon. Kasi may isa akong kasama sa Phoebe Club na parang kasama siya dun sa nag-test sa mobile AC na version. Sa mobile AC version. So, ano ba yung mobile AC para sa mga bago or dun sa mga nag-a-apply pa? Yung AC, guys, ito yung program na ginagamit namin to conduct lessons sa 51 Talk. So, it could be through PDF, yung makikita nyo sa lumang Uncle Paul's job, through PDF, or yung mas interactive. Yung mas interactive, ito yung tinatawag namin na H5 na style. Okay. So, yung AC, so dalawa siya ha, PDF and H5. Yung H5, yan yung may mga games talaga na imu-move mo, na da-drag nung bata yung pictures. Mas interactive siya. Nakakapag-click sila, naririnig mo yung sound, kung paano siyang i-pronounce. So, yun yung H5. Yung PDF, talagang PDF lang siya, pero makakapag-write kayo. Okay, makakapag-highlight kayo, makakapag-sulat kayo, ganun. Ganun yung PDF. So, yun. So, anyway, yun yung AC. Ngayon, di ba, challenging kasi. Alam nyo naman sa Pinas, hindi naman natin masisisi talaga mostly na ang mga teachers ay hindi dependable, hindi reliable, or may absences issue. Hindi naman ganun talaga mostly. Malaking possibility talaga. At ito, kinakainis ko rin at times, ang mga ISP natin sa Philippines, ang mga internet providers natin dito sa Philippines, sobrang supply talaga. Hindi ko nasasabihin kung ano pa yan, pero sobrang supply talaga. Imagine, recently ha, sa ISP namin, parang halos everyday na lang nawawalan ako ng internet ng mga ilang minuto or minsan hours. Ganyan, kung hindi ka pa mag-irate o magwawala doon sa customer service nila, hindi nila titingnan. Tapos ang dami nilang palusot na kesyo ganito, ganyan. Tapos ang ano, diba, nagbabayad ka naman. So anyway, ganyan kasi, supply talaga yung ISP natin dito. Isa pa, syempre yung mga kuryente din natin, yung electricity natin dito, hindi rin siya ganun kasing stable katulad sa ibang bansa. Imagine sa ibang bansa, hindi naman nagba-brown out, yung mga ganyan. At alam nyo sa Australia, nung nagpunta ako sa Australia, yung internet namin doon, grabe, parang napakalayo mo pa sa bahay, like mga 5 streets away ka pa sa bahay, nasasagap mo na yung wifi ng bahay nyo, ganung level. At saka hindi siya nawawalan, hindi kami nawalan ng internet doon. Tapos yung mobile, yung ano namin, yung 4G, sobrang lakas. Ibig sabihin talaga, hindi ko alam, pero ang pangit talaga ng ISP natin dito. So anyway, going back, yan talaga ang cause, isa sa cause, bakit ang mga teachers, nakaka-absent or nag-absent or nagli-leave early, nakaka-leave early or nalilate sa classes. Malaking factor talaga yan na ang internet supply. Diba? Bigla na lang nagtuturo ka. Naranasan ko na yan, teach. Nagtuturo ako, biglang nawala yung main ISP ko. Lipat ako sa backup. Wala din yung backup. So parang ano na. Tapos lipat ulit sa isang backup, wala pa rin. So parang ano na, ano ba nangyayari? Yung parang ganyan. So anyway, yun ang isang talagang malaking reason. Malaking reason bakit ano, bakit nalilate yung mga teachers sa classes, nakaka-absent sila or nakaka-leave early sila. Most of the time, hindi naman gusto ng mga teacher yun. Diba? Tapos ang nangyayari nga, syempre may penalty ka. Tapos ano pa, yung system pa ngayon ng 51 Talk na
na pag yung nag-accumulate yung absent mo, may point system, tapos pwedeng masara yung page mo, yung ganyang level. So ano rin siya, parang hassle din siya, stressful din siya sa teachers. So anyway, dahil doon, naglabas ang 5-1 talk ng mobile AC version. So yung AC, yung program na ginagamit natin sa 5-1 talk, pwede mo na siyang i-access sa app sa phone mo. But eto lang yung mga conditions niya. Kasi syempre, bago pa lang siya. Hindi natin na-expect talaga na talagang same na siya ng katulad sa atin, ng sa computer natin at sa laptop natin. Pero, eto ang maganda sa kanya, okay? So, minsan, di ba, nawalan ka ng internet, pero meron ka, mas malakas pa yung mobile data mo, di ba? So, pwede mong ituloy yung lesson mo sa phone mo. But, I think they've launched yung mobile AC for emergency purposes. Yung mga ano lang, yung mga ganong situations lang. Hindi yung talagang nasa lamyerdahan ka, nasa mall ka, or nasa sinihan ka, or nasa sasakyan ka. Ay, may klase pala ako, magturo nga ako. Hindi. So, ayun pa rin tayo. Paggagamit ka pa rin ng mobile AC, make sure na nasa tamang classroom setting ka. So ito, meron ka pa rin tarpaulin ng 5-1 talk sa likod mo. Yung itsura mo, professional pa rin. So maayos pa rin. As in, same classroom setting pa rin. Okay? Gamit mo lang mobile AC. Make sure na may tripod ka rin pag naka-mobile AC ka para stable siya, hindi siya galaw ng galaw. At pangatlo, ang i-cater lang right now at the moment, ang makikater lang sa mobile AC, PDF. Tinry ko nung Friday, pero hindi ko siya tinry during class. So, meron akong, after na nung matapos ko lahat ng klase ko, tiningnan ko sa app. So, nandun siya sa app, teachers, dun sa app ng 5-1 Talk, 5-1 Talk Teachers, 5-1 Talk Teachers app. So, nandun siya sa isang option doon. So, di ba nandun yung schedule mo? I-click mo lang yung schedule mo, tapos tatanungin ka na, do you want to enter the classroom? Oo, yun. Pagka H5, hindi niya i-cater. So, kasi tinry ko sa H5, hindi siya pwede. Sa PDF, makakapasok ka, makakapag-klase ka. So, parang AC lang din talaga siya, pero PDF. At yun, yun nga, right now, so, PDF lang makakater niya. And up to 3 classes lang per cut-off ang allowed na gamitin mo yung mobile app mo, yung mobile AC mo. Okay? So, wait lang ha, i-refresh ko lang to kayo. Sige, tingnan ko nga ulit yung guidelines. So, anyway, okay, so ano yung sabi ko kanina, nasa app siya ng 5-1 Talk. Kung meron kang naka-download sa'yo yung teacher's app ng 5-1 Talk, nandoon siya sa class doon mismo. Pag tinry ko siya on Friday, so i-click mo lang, tatanong kanya kung enter ka ng classroom. Okay, right now, only PDF classes are allowed to be conducted via the mobile AC. Tapos yung some function sa actual AC, hindi siya available sa mobile app, such as yung stars at saka emojis. Di ba yung mga emojis natin? Tapos, it is advisable to use a phone stand to ensure stability during the class. And only 3 classes per cut-off are allowed to be conducted using the mobile app. Tapos, make sure na, sabi ko nga, you have your official 5-1 Talk tarpaulin behind you. When you are conducting the classes, kahit naka-mobile app pa, make sure that your internet connection will be able to sustain the running of the app to ensure smooth usage to teachers. Do not teach using the mobile app inside vehicles. Siyempre, at saka sa mga inappropriate na venues, sa restaurant, sa CR, sa labas. Okay? So, do always check the lighting of your workstation so that the students can still see you clearly kasi mobile na to, mas maliit siya. And do not teach in places with no adequate lighting. Okay? So, you are expected to conduct quality lesson. Teachers, we are expected to conduct quality lesson with appropriate teaching environment. Gamit lang na iba lang yung medium mo. Okay? So, maganda siya kasi yun nga, kahit paano meron tayong backup, may isang option ka. Worst case man, na nagloko yung main ISP mo,
lipat ka sa phone mo kung PDF siya. So, PDF pa lang ang nakikater ngayon sa mobile app. But, it's okay. Kahit paano, meron na. Diba? Malay natin in the future, mag-i-improve pa yan. Okay? So, yun, teachers, yun ang bagong cheese box from 51 Talk. Meron na tayong online mobile app na magagamit natin in case na nawalan tayo ng internet. Okay? Okay, yun lang, teachers. So, again, if you have questions, if you have comments, if you have requests, topic na i-cover, just feel free to comment and re-replyan ko, babasahin ko, titingnan natin kung kaya nating makater yung topic. Okay? Okay, teachers. Sige, thank you very much to all of you and doon sa aspiring teachers. I am wishing you good luck and God bless. God bless, kaya nyo yan. And sa mga naman, sa mga bago sa 51 Talk, and I wish you and I hope that we have more bookings this 2021. Thank you very much, teachers. And I hope to see you again next time. Bye-bye, teachers!